Hi Taurus, welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Taurus. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong skull, hidden secret can harm you. Nafe-feel ko dito, ano, meron ditong mga tinago, may nilihim sa'yo, or pwede rin sabihin, meron kang family member na naglihim sa'yo, kaibigan mo, or pwede rin partnership, ano. Meron dito mga sinesekreto sa'yo na kung saan ano tinatago ng tao na ito, kasi pwedeng masaktan ka nito once na nalaman mo ito. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron ditong mahal sa buhay mo na naglihim sa'yo, okay? Pero once na natuklasan mo to, pwedeng iba yung impact sa'yo. Okay? Hindi halos lahat sa part na to, ha. Meron ditong heels. Ganun pa man, ano, sinasabihan ka dito na lahat ng mga obstacle na kinakaharap mo ay ma-overcome mo. Kumbaga, kung meron ka mga pagsubok na kinakaharap dito, huwag ka mag-alala. Kasi malalampasan mo to. Kaya mag-faith ka lang dyan, okay? Yung panti po na manali ka lang sa Diyos at malalampasan mo lang din yung mga problema na kinakaharap mo. Meron ka dito ang victory. So, ito yung naghihintay sa'yo, tagumpay. Kaya, kung pakaramdam mo, sinusubok ka man sa panahon ngayon, huwag ka mag-alala dahil ang tagumpay ay sa iyo. Okay? Para sa'yo talaga itong tagumpay na ito. Meron din ako nakikita dito ang happiness. Ito lang yung nakikita ko dito. Magiging magaan. Okay? Renewal. Solid foundation. Give me more information. Meron ditong letter V. And then yung iba naman sa inyo nagkakaroon dito ng spiritual love, or pwede rin sabihin nagsiself love ka, self care, yung mantipong ganun, or pwede rin na ibinibigay mo muna yung pag-ibig mo kay God, yung tipong ganun. Meron kang spiritual love na kung saan, no, sinusurrender mo lahat ng mga problema na kinakaharap mo. Ito lang yung nakikita ko dito. Then dito sa career, nafe-feel ko dito kung wala kang trabaho, meron dito new opportunity, new job na parating sa'yo, okay, na kung saan nakikitaan ko dito yung renewal patungo sa'yo, and then nafe-feel ko dito na ginagabayan ka sa trabahong ito. Kumbaga, itong trabahong ito ay magbibigay sa'yo ng kagalakan, kasiyahan, okay? And then nakikitaan ko rin dito yung pagiging mong busy, or pwede rin sabihin, mamahalin mo itong trabaho na ipagkakalab sa'yo dito, okay? Meron ditong frying pan. So, ingat ka na lamang din dito, no, kung sino yung pagkakatiwalaan mo, kasi pwede kang akusahan dito, or pwede rin sabihin na meron ditong humantong ng trouble. So, ingat-ingat ka na lamang, ano, sa pagkakatiwalaan mo, at iwas-iwasan mo na lamang dito kung meron kang kutob na parang hindi to makakabuti para sa'yo, okay? Yung banti po na, halimbawa, sa isang tao, no, meron kang ramdam na parang hindi siya good influence. So, may naman, no, iwas-iwasan mo na, kasi pwedeng humantong sa trouble to, or pwede rin sabihin na maakusahan ka or madami ka rito. Excuse me po. Give me more information. Meron ditong short journey. So, nafe-feel ko dito yung meron dito maglalakbay, or pwede rin sabihin panandali ang paglalakbay. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Year of the Horse, akong nakikita. Pwede rin sabihin na nagbabala ka magbakasyon, mag-relax-relax muna. Ayun ba tipong ganun? Kasi meron ditong paglalakbay, panandalian. Then man. So, nakikitaan ko rin dito yung iba sa inyo, dealing with this man. Yung bang tipo na itong tao na to, nafe-feel ko na serious. Medyo matured na to, okay? Yung bang tipo na 30 plus above. Ganun ang nafe-feel ko dito. Napaka-seryoso, naka-focus. Pwede rin sabihin ikaw ito, okay? Kung ikaw man isang lalaki, ano, ikaw yung tipo ng tao na seryoso, once na nagtatrabaho, seryoso, once na manginibig, seryoso din, okay? At kung ikaw naman isang babae, ito yung patungo sa'yo, seryoso siya. Give me more information, ano pa yung mensahe. Meron dito crown. So, nakikitaan ko dito yung pagrespeto sa'yo, okay? Meron ditong taong irerespeto ka. Kaya siguro itong tao na ito, irerespeto ka dito, no? Sa man. May kita mo. Honor and respect
honor and respect will come to you. So, ibig sabihin, no, talagang meron ditong magre-respeto sa'yo, igagalang ka, okay? I think itong tao na to, okay? Kung meron ka man ditong makakausap, napipil ko dito yung respeto at paggalang ng tao na to, maybe may nakikita tong katangian sa'yo. Or kung ikaw naman ito, no, meron ka ditong mga tao sa paligid mo na inire-respeto ka, ginagalang ka, ayan, or ka-respeto yung aura mo, yung appearance mo, yung tipong bang ganun, ito lang yung napipil ko sa'yo. Nakukuha mo yung respeto ng ibang tao, ganyan. Meron dito magaganap ngayong September. Pwede rin sabihin na meron kang plano ngayong September or pwede rin may surprise na naghihintay sa iyo ngayong September. Bear month. I think yung iba sa inyo, dalawang tao yung patungo sa iyo, okay? Dark man and man. So, mamimili ka dito, ito lang yung nafe-feel ko. Pwedeng new person or past person kung kilala mo man ito, ano? Kung meron ka man past person dito, meron ditong tao na patungo sa'yo, okay? Dark man. May itim na lalaki, may itim ang buhok. Medyo may white. White ang buhok, okay? Ito lang nakikita ko, seryoso to. Meron dito, whale. So, huwag kang mabahala, sinasabi dito. Huwag kang matakot. Huwag kang mabahala kasi ang tagumpay ay nasa iyo. Ayan, di ba? Tagumpay lang yung sinabi ko. Lumabas nga yung great fortune. Meron ditong magandang kapalaran naghihintay sa iyo kaya huwag kang mabahala. Meron din ditong year of the dog. Ang sinasabi dito, no, meron ditong tao na masyado kang pinoprotektahan. Or meron ditong tao na iniingatan ka. Okay? Kung meron ka mang kakilala dito na year of the dog, ano? Meron kang close friend na sobrang iniingatan ka, pinoprotektahan ka, naandyan siya sa'yo, nagbibigay siya ng advice, good advice sa'yo once na may problema ka. Kumbaga, pinagpapasalamat mo na narito tong tao na to sa'yo, okay? Meron din ditong turkey, so meron din ditong tao na kumikilos sa'yo ng hindi maganda. So, mag-ingat ka na lamang din kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Huwag ka bigay ng information mo about sa'yo, mga nangyayari sa buhay mo. Kasi meron din ditong against sa'yo, no? Tala yung nakikita ko. Give me more information. So, meron ditong lightning. Nakikitaan ko dito na sinasabihan ka dito, no? I-control mo yung galit mo. Kasi sa bandang huli, ikaw din yung magsusorry. Kaya may naman, no? Iwasan mo na lamang yung mga magpapahigh blood sa'yo. Iwasan mo na lamang. Give me more information. Kasi meron ditong kikilos ng katangahan. So, binibigyan ka dito ng babala na controlin mo yung galit mo. Ayan. Give me more information. Meron ka dito na story. So, meron dito magbubuntis. Yung iba sa inyo magbubuntis. Meron din ditong business opportunity na parating sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong new beginning. Then, yung iba naman sa inyo, nagkakaroon ng transformation. May happiness na naghihintay sa'yo. Tapos na yung pagluha and new birth. Okay? Parang sinilang kang muli dito. And then, slow but steady. Medyo mabagal lamang ito, yung new beginning na nangyayari sa'yo. Or, pwede rin sabihin na itong pagsisimula mo ay mabagal. Pero, sigurado. Ito lang yung nakikita ko. Matatapos na yung mga paghihirap mo dito. Meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. Kumbaga, ano, huwag ka muna magmadali. Ayan, i-enjoy mo muna itong present na ginagalawan mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron dito, it's all good. So, meron ditong magandang magaganap sa buhay mo. Kaya, may naman mo kahit medyo mabagal, okay lang yan. Kasi, steady naman yan. Kumbaga, i-enjoy mo muna yung moment na kung ano yung meron ka, kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, i-enjoy mo na lamang yan. Huwag mo masyadong isipin ang future, okay? Kasi once na nag-iisip ka ng future, may hatid din yung pressure para sa'yo. So, may naman yung steady ka lang muna, enjoy mo yung moment, sumabay ka lang sa daloy ng buhay, ganun ba? Meron ditong psychic development. So, nafe-feel ko din dito yung iba sa'yo nagkakaroon ng
psychic development, nagigi ka ng aware or nag-iingat ka na dito. Kumbaga, ano, nafe-feel ko dito yung spiritual growth mo. Nagkakaroon ka na ng pangunawa. Nagkakaroon ka na ng karunungan. Yung ba tipong ganun? Ito na nakikita ko. Excuse me ha. Naubo ko. And then nakikitaan ko rin dito yung tagumpay. Okay. Yung ba tipong kahit marami kang pagsubok na kinakaharap ay hindi ka nagpapatinag dito. Dire-diretso ka pa din. Ganyan. Meron ditong new day. Meron ditong magandang araw na parating sa'yo. Kaya huwag kang mabahala. Kasi new beginning, then new day, then meron ditong transformation na nangyayari sa'yo. Renewal, happiness. Kaya magtiwala ka lang. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Then, truth. So, nakikitaan ko dito dahil sa pagiging mong totoo or kung meron ka mga tinutuklas dito, mahanap mo yung katotohanan dito, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron kang vision or pwede rin sabihin nagigikan totoo sa sarili mo. Alam mo na kung ano yung gusto mo o anong ang nais mong marating para sa buhay mo. Nafe-feel ko dito na yung pagiging mong goal-oriented. Ito lang yung nakikita ko. Meron kang mga pangarap na gustong makamit dito. Na kung saan ano, ito yung nais ng puso mo. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.